Ikalabing-tatlong kabanata. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa tabing dagat ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhing iyon. Ngunit natuyo agad ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo. Ngunit ang binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang may pandinig ay makinig." Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan ng higit pa sa kailangan niya. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, 'Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. At tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Diyos. Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila ito nakita, at makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi nila ito napakinggan. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng turo tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang turong kanyang napakinggan. Yan ang katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa. Siya ang taong nakikinig ng turo at malugod na tumatanggap nito. Ngunit hindi naman tumitimo sa kanyang puso ang turo na kanyang napakinggan. Dahil dito, sandali lamang siyang namumuhay ayon sa turo. Pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa salita, agad siyang tumitiwalag sa pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay naglalarawan sa mga taong nakikinig ng turo, ngunit dahil sa pagkabalisa sa mga bagay na makadupa at pagkahumaling sa kayamanan, ang turo ay nawala ng puwang sa kanilang puso at hindi makapamunga. Ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay yaong nakikinig at umuunawang mabuti sa turo ng Diyos. Kaya't siya'y namunga ng sagana, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30.